Hello everyone, welcome to Everyday with Jen. So, ang i-share ko po ngayon, this is our first episode sa ating season 2 ng Everyday with Jen. Ito. It will be all about my media engagements. Tungkol yung season natin sa mga media events ko. Kasi, alam mo yung marami yung nagtatanong kung sino ka ba talaga, feel type ka, ganun. Huh? So, ang gagawin ko po, I will introduce to you one by one kung ano ba yung ginagawa ko para sa mga kababayan natin. So, let's watch this. Wow! So, ang unang-unang TV na napuntahan ko po as an official guest talaga, like one of the main guests for that episode, ay ang Light Up or Tientan. So, ang Tientan po ay isa sa pinaka-famous na talk show mula pa po noon. At sino ba yung mga guests doon? Normally po, yung mga inspirational stories. So, ako po, dahil ako po ang first ever Filipino na nakapag-avail ng A Bridge to Home project through Lakbay. So, shout out kay Kuya Jiang Zhan and Ate Vivian. At syempre kay Asuke Lee from Migrants Park. Sila po yung talagang nag-push sa akin para ituloy ang aking plan for this project. So, yun nga, dahil sa kakaiba yung plan ko, so ako po ang napili. And ito po yung mga pinag-usapan namin sa loob ng almost 1 hour yata na interview. 在我右手边的这一位呢，就是狮身手牵手，也是我们的Jen。对，你好，嗨，我是 Jen. 应该因为中文不太好吧。 So, nung una, nag-greet ako, like, hello, ako si Jen, ganun. Tapos medyo mataba-taba pa ako kasi nga kakapangan ako lang that time. That was 2013. So sabi niya, parang ang lamig-lamig naman ng boses ko. Sabi ko, baka kasi yung Chinese ko hindi masyadong kagalingan, kaya ganun. 在旁边，首先想请教一下张震先生呢，这个手牵手摇到外婆家的活动，其实是已经在第三届了。 我们一开始想象的状况是，有一些新移民家庭可能状况不太好，很多年没有回过娘家，跨海的家庭访问，那它会创造出比较多的意义，因为多了一个老师的加入，让这一个整个回娘家的活动不是单纯的回娘家而已。So, tinanong ng host kung bakit mayroong A Bridge to Home. So, sabi ng organizer na yung talagang pinaka-main focus namin dito is yung mga asawa ng mga Taiwanese na hindi nakaka-uwi kasi nahihirapan, lalo lahat walang budget. So, para naman mas may ano siya, may meaning. So, nakipag-cooperate sila sa mga teachers para yung teacher and student and family magkakaroon ng parang community immersion sa bahay ng bata, sa parang family, sa family ng nanay niya or tatay niya na taga ibang bansa. Oh, 2007, actually I've been helping elementary school. And then by the year 2011, I have known Asuka through emails. He tried to contact me for Lakbay newspaper. Pinkin na Taiwan ng Jehun. Na woto yo fuza na ga love story. Na holai na sa Asuka tanda kuli wo. Ta so Jen. Anyway, I think Phil ties iga organization, iga group. So I think you can join taga jihua, taga program. So I tried. And then, 真的感谢阿苏哥还有姐姐Vivian，真的一直鼓励我，还有一直帮我，加油找到需要的 requirement，就真的可以把这个program，这个计划，successful，真的可以做到。So, parang iyan, tinanong ako ulit, paano ka napasali? Ganun. So, sinabi ko, noong 2007, so dito na ako sa Taiwan, gumawa ako ng isang online network. And dahil nga marami na nakakaalam ng network na iyon, dahil ang dami ko ng mga ginagawang tulong sa mga kababayan, tulad ng syempre financial assistance sa mga kababayan natin na naghihirap talaga noon, it's like a
public donation drive, tumutulong yung mga married to Taiwanese. Tapos, pinopost ko po talaga lahat sa page and sa group kung ano yung gastos. Very transparent, kaya marami pong tumutulong. Pangalawa, yung feeding program sa Philippines na hanggang ngayon talagang ginagawa natin. Tapos, yung clothing program, toys, pencil, at marami pang iba. So, noong 2011, since PhilTai has been known online, merong nag-reach out sa akin na magazine. So, yan nga po yung Lakbay. Kasi, meron silang Filipino. So, ginawa nila akong journalist or writer. So, yun. Nung una, it was about love story ng Filipino and married to Taiwanese. And then, sumunod, naging boses na ng mga kababayan natin dito. Lalo na sa mga issue at discrimination. And then, that time din, nagkaroon na ng A Bridge to Home project. So, they asked me na pwede ka bang sumali kasi parang ang galing-galing mo. Since you are the leader of this online organization, I think you are qualified to apply. So, syempre, kailangan ng student, kailangan teacher. So, what I did, talagang contact ko talaga lahat yung pwedeng sumali para maging, parang pwede ako talagang makasali sa requirements. Kailangan na sumali sa A Bridge to Home project na ito. So, the project gave us like enough money para makauwi. So, free ko lahat yung ticket ng teachers, pati pagkain. Kaya lang yung teacher nag-back out kasi nagkaroon ng problema ng gaosyong noon, fisherman. So, pumalit si Asuka. So, free lahat si Asuka, pagkain, at ticket. Yun. So, ayun. Kaya nagkaroon tayo ng A Bridge to Home. 2007，2007年的时候，我想说一个跨国婚姻啊，在就是彼此在经营一个家庭上面，一定还是会有一些困难。我们很少没有啦，我们真的都是国语跟英文的沟通方式啦。吵架跟没有吵架，都是用那个 language， 对。So， 因为tinanong nga kami， so kailan kayo nag-asawa, so I said 2007, tapos nag-aaway ba kami? Of course, sino ba yung mag-asawa hindi nag-aaway? That's really impossible din na hindi nag-aaway. But we use English and Chinese then to communicate. Now, talagang purely Chinese na talaga. So, nung una nga... Jen, 其实, 我刚刚开始都是我, 可是后来都是我先生。 So, yun nga, tinanong kami, kapag nag-aaway, sino yung nagsasorry? So, sabi ko, at the start, ako yung nagsasorry. Tapos, later na siya na. Tapos, may nagsabi na, kasi dahil, siguro magaling ka na mag-Chinese. Because, actually, Philippines is a westernized country. It's the only country in Asia that's actually having a Western culture. So big problem and big challenge for all the Filipinas married to Taiwanese is the marriage. 因为这边的那个结婚的那个习惯. So yun sabi, well, that's great kasi meron pa rin changes. Kumbaga, we evolve together. So sabi, tinanong ako, ano bang pinakamahirap dito na challenge talaga ng mga Filipino? So sabi ko, kultura talaga. Kasi Filipino is westernized. Tapos ang Taiwan is traditional Chinese talaga yung style. Halimbawa, kapag sa Taiwanese, dapat sa lalaki talaga, diba? Well, sa Filipino, babae din talaga. Dapat babae talaga yung importante. Kaya, yan yung isa sa pinagkaiba na talagang, kailangan talagang maintindihan ng dalawang side. Kung woman, Philippines and the top. Example, I think very big example is, in the Philippines, if a female will get married, 我们的家人会一定要看着这个 family 是怎么状况的女儿这样。 然后这边呢不一样。 是男生，要看那个女生，你选的女生会不会一个变好的老婆。This is a good thing for me. It's a chance for me na masabi na talagang malaki yung pinagkaiba para maintindihan din mga husbands ninyo na Taiwanese na ay importante din pala na makalatis ng family ng asawa ko kung okay ba ako, am I a good provider, okay ba yung family ko.
yun, alam mo yun, importante talaga alamin ng family. Huwag yung dire-diretso lang mapakasal kayo and then after a while, magdi-divorce na, di ba? Kasi kawawa talaga ang bata. So sa atin, sa Pilipinas, talagang chine-check natin kung okay ba yung lalaki. Dito naman sa Taiwan, baliktad naman kasi chine-check kung okay ba yung babae. Alam mo yung ganun? So, maganda kasi noon pa man, I've been doing culture education on my Filtai page. Pero, nung pumunta na ako sa TV, mas malaki yung reach. Hindi lang Filipino ang na-educate ko, pati mga Taiwanese. So, that's one thing I've been doing up to now. Hayo, I think also religion. Anyway, we are Catholic. Most of the families are Buddhists. So, 真的习惯不一样。我们要去礼拜天要一定要去大多，没有办法去其他，嗯，也可以这样。 So, maliban siguro sa marriage na culture, ang pinaka problema siguro is religion. Kasi di ba Roman Catholic normally ang mga Filipinos, while malaki namang parte ng mga Taiwanese ay mga Buddhists. So, marami yung nagpapaypay, hindi sila nagpe-pray. Tapos, magpre-pray ng pagkain. Siyempre, marami yung apektado ng mga Filipinas na hindi nila alam. Especially if they know how to do it. So, nagkakaroon sila ng parang konting sama ng loob kasi hindi naman niya alam. Yung mga pamahiin na hindi niya alam. So, this way, malalaman ng mga Taiwanese na kailangan din natin i-educate yung mga spouses, diba? Especially mga foreign spouses kasi iba nga yung kultura. So, dahan-dahan yung pagturo para hindi mag-away at maging maayos yung pagsasama. Yuefu, Douji的那个, 那个场子, 哦, 他们那边在喊的一些术语辛苦的, 因为他那时候来中文也可能还不是那么好, 对不对? 只有英文，对，所以他那时候，所以这会不会是你现在？他中文越来越好，对，他也很好，他有多让我学国语啦，所以我已经其实从2007年开始到2010，所以我国语有进步啦。然后他也是一直跟我说 Jen 啊，老婆， 我一定要跟你讲国语。是，嗯。<笑><笑> Yun nga, tinanong na kaming dalawa ulit kung meron bang experience yung asawa ko na nahirapan din siya sa language. Kasi apart from marriage and religion, yung language talaga yung number one na mahirap. So, sabi niya, actually, nung umuwi kami sa Pilipinas, first time niya na-try yung sa cockfighting or sabong. So, sabi niya, sumakit talaga ulo niya kasi sobrang ingay, tapos hindi niya maintindihan. So, how much more ako? So, sabi niya, lalo pat nung bago pa ako dito sa Taiwan, hindi ako marunong mag-Chinese. Talagang hirap talaga. So, yun, ginoke na siya. Kaya pala ngayon, nagsusorry ka na kasi mas magaling na mag-Chinese si Jen. Yan. Yung joke-joke lang. Nakakatuwa. Asuka, 这次也到了菲律宾去。是的。那当你到菲律宾的时候，你所看见的、所感受到的是什么？其实我自己这趟去菲律宾是第三次。对，那个其实在台湾跟那些菲律宾的是去非常刚好是。 我们去的，我去了这11天，刚好是他们那个区的嘉年华会，然后这一趟去，哇，第三餐就吃到烤乳猪，直到回台湾，那个菜。So, 对吧 ？In-interview 是阿苏卡，他 不用 editor 的 Migrant Spark，so he's very close to me，we're like brothers 呢。 Kasi parang in-adapt na siya ng nanay ko sa Cebu. So, chinare niya na yung experience niya, tinanong kasi siya, so, ano yung experience mo sa Cebu? Sabi niya, talagang nakailang beses na ako sa Philippines, pero talagang nakapunta na din ako yata ng Cebu, pero hindi pa siya nakatry ng lechon baboy. So, sabi niya, excited siya kasi sabi ko nga, we always have lechon. So, it's, in my family, it's so typical to eat lechon kasi. So, hindi naman araw-araw, but if we want to buy like 1 kilo, ganun, meron talaga, malapit lang naman kasi yung bilihan. Pero that time, hindi lang fiesta, birthday talaga ng tatay ko. So, there's always lechon and another lechon kasi nga sunod-sunod yung celebration, diba? So, sabi niya, as in, hindi na niya ma-ano talaga, parang araw-araw na lechon, parang hindi na niya kinaya. Yun, kaya, ayun, tawanan kami. 政府跟教育单位，还有跟学校，很那个，是最主要的目的地。他有一个好朋友，
一个男生叫做 Elvin 老师，然后这个 Elvin 老师是在那个鲁伯小学服务，然后他就透过看到一些照片，就说那边很远，没有电，交通很不方便，没有柏油路，车子开不上去，你只能骑马上去啊？骑马？对，是骑马。就是他那个从最近的，我们后来实际有去鲁伯小学做参访。我们开车从他家开了2个小时到山脚下，然后从山脚下我们要换骑那个马，骑马到了2个小时，越过了大概4-5座山才到那个鲁伯小学。嗯，骑马听起来还蛮浪漫的、啊。可是其实那个就是非常刺激的。对，我们在台湾骑马的经验大概都是在什么观光农场，对，可能骑个15分钟就下来，但是他们那边的，我骑这一趟马是要走那个非常非常难走的碎石子小山路，而且是要一直不停的在山上上坡下坡上坡下坡，上坡其实还好，下坡非常非常的刺激，特别是在我们回程我平安回台湾，然后就虚脱没有力气。不过后来就是在那个地上，他们怎么了？然后建就是说他身体是一个外国人，那边的小朋友大概从来也没看过像我这种台湾去的外国人，但是30岁就在那边服务奉献。非常非常少。So, parang in-explain niya suka ko ano yung experience niya. Maliban pa lang sa Lechon Baboy, as in, yung pagpunta namin ng Lubo, kasi yung Lubo kasi sa friend ko yun, si Alvin. Tapos, walang tubig, walang ilaw, ganun. So, medyo mahirap talaga kasi nasa bukid talaga. And kung lalakarin mo, mga minimum 4 hours na lakaran, eh, hindi naman namin kaya yun. So, pwedeng magkabayo. Yung kabayo, 200 pesos yung bayad. Alam mo yun? Tapos, mga 2 hours ka rin mga bayo. Ang sakit-sakit-sakit talaga sa puwet. Grabe, ang sakit sa puwet. So, muntik nang ma-heat stroke si Asuka. So, he was like laying down. Tapos, paulit-ulit siyang pinupuntahan ng mga bata. Tapos, nagmamano sa kanya. So, yun yung pinaka-rewarding for him na kahit sobrang layo at ang hirap ng parang pakiramdam niya. Yun. Mahirap sa pakiramdam kasi parang nag-heat stroke siya kasi mainit nga, 'di ba? Pero ang nagpasaya sa kanya tapos yung nag-touch talaga sa puso niya yung pagmano ng mga bata na kahit hindi siya kilala, 'di ba? Pero na-feel niya yung blessing ng mga bata. Kaya, you know, that's really one thing to be a teacher in the Philippines. You feel so rewarded kasi respetado eh, respetado. 但是他们愿意还有一个很重要的角色，我们他刚刚没讲，就是本来 Jane 找了2位台湾老师，不过他们临时不能去了。然后，可是我们当然还是希望这个外婆桥计划可以依照原来的状况，有一位台湾老师可以加入去骑马。所以他有赶到骑马的。Yun sinabi ni Mr. Jang na meron pa yung university teacher sumama sa A Bridge to Home Project kasi nga biglang na umayaw yung mga teacher, elementary teacher kasi ano yun, natakot sila. Alam mo yun, natakot sila. Kasi sa Kaohsiung and Philippines nga naawayan. So, yung university teacher yung pumunta. Tapos, nakapagkabayo din siya papuntang Lubo. Kasi bumalik kami dun eh, twice. Umuwi na si Asuka, si teacher na lang yung naiwan. So, sabi niya talagang sobrang hirap ng pagpunta sa Lubo. Si Shensen yung zi de penyo. Na kanang bujende hui rang taitai hui dai外籍配偶的太太会一起参与。那最大的一开始最大的目的就是要让这些外配来台湾的是有一个像姐妹会的关系，就是太太她本身他们可以有朋友可以沟通，你跟另外一个 culture 另外一个文化语言的人做结为连理，然后长久过一辈子，到那么远的地方来，其实本质上是非常勇敢的。那只要比较害怕，不见得真的有什么事情，可是因为媒体在报啊，然后他就觉得这样状况不太好，他希望可以表达出帮忙筹办这样一个活动，你不孤单。我们另外有一个 T 恤是你不孤单，然后这是其中的一个贴纸，中文是善待在台每一人，其实也给店家，希望他愿意贴在店门口。
So, yun nga, yung sinabi nga ni Leo, no, my husband na, yung field type, ang kaibahan talaga is, hindi siya party-party. It really is culture education. So, what I did, talagang dapat andyan yung asawa mo, tapos nag-uusap kayo kung ano ba yung mga experiences ninyo. Nagkakaroon ng exchange, yung naiintindihan ng bawat isa kung ano ba yung asawa na Filipina, ano ba yung asawa na Taiwanese or Chinese, ganun. So, ngayon, nag-share din si Kuya Chang Chan, or Mr. Zhang, na that time na nagkaroon ng abridged to home, that time mayroong awayan ang Kaohsiung at ang Philippines sa mga fishermen nga sa atin, diba? So, gumawa sila ng sticker. Actually, they had an event at ako po yung host ng event na yon. Tapos, ang motif po or theme po ng event na yon is to tell everyone, Filipinos and all the rest of the foreigners here, na hindi kayo nag-iisa. Yun talaga ang pinaka-focus. 很棒，这我们这个做的没有版权问题的。我觉得善待台湾每一人没有真正的版权问题吧。我觉得我们都是互相信任善待。但是如果你做的拿去怎么样开放这条路，让他们比较更容易进，所以你会以为台湾之外的人通通讲英文。其实不是啊，越南人讲越南话。Yeah, so yun nga, dinagdag pa ni Mr. Zhang na that time na takot na takot yung mga foreigners, pwede mong ilagay itong sticker na ito sa store mo na pwede kang pumunta dito para bumili. Kasi magulo nga yun that noon, 2013 yun, ayaw magpapabili ng mga Filipinos kasi nga galit na galit talaga at gustong manakit yung mga Taiwanese noon. Hindi naman lahat, but maraming stores na ayaw pabilhin yung mga Filipino. Kaya nakakatakot talaga din. So, yun, hiningan ako ng final message tungkol sa aming experience and as a Filipino here in Taiwan. 因为他是有样给我们机会，现在我可以share 给大家。Actually, the most important thing are 我们需要的是一个家。Because 刚刚哥哥就讲过了，我们来这边，我们只有一个老公。那如果他不会当我，如果那个 husband 不会，我们没有妈妈，我们没有爸爸呢。So I think the first thing that Taiwan has to offer us is a family. We want to feel that we are not a different person. Even if I'm a Filipino, even if I'm a Vietnamese, even if I'm an Indonesian, I think we are still the same Taiwan. So I think we are a family. So the message was really simple. Wala tayong ibang kasama dito bilang isang foreign spouse, yung asawa lang natin, asawang Taiwanese. Ang pinaka-importante sa ating lahat, ito ay napaka-powerful na message ito para sa mga Taiwanese kasi itong light up or tiantang ay napapanood talaga nationwide. This is mainstream. Talagang pinapanood to ng marami. As in, talagang old TV show to or talk show. So sabi ko, yun, ang kailangan namin talaga is to give us a family na hindi isipin kung anong country kami. The fact na andito na kami sa Taiwan, we are family, you know. So, I hope you enjoyed my first episode ng Everyday with Jen Season 2. And see you next time. Bye, guys. Don't forget to subscribe for more meaningful videos of our Everyday with Jen Season 2. If you want to know more about Filipino